Hello guys! Magandang gabi sa inyo guys. Matutuho po tayo ngayon guys ng sampagita. Ayan po yung sampagita at saka ito pong ilang-ilang. Ito po ang gagawin po nating tuhugan, ang abaka po. Ayan guys, abaka. Kakalanganin po natin ang karayom. Ito po yung pinanguha ko kanina, ang sampagita kayo ng umaga. Ayan po siya guys. Ayan. Ayan. Ipapakita ko po ang pagtutuhog ng sampagita. Ito po yung abaka. Atin pong papasok doon sa ano ng karayom. Ayan guys. Tapos, pag po malaki po yung sampagita, ilang-ilang, isang piraso lang po. Tapos, isang piraso din pong sampagita. Ayan guys. Ayan. Atin po ngayon siyang ibubuhol. Ito po ay parinda natin bukas guys. Alam nyo po na ang pagtitinda po ng sampagita ay kailangan po ng konting tiyaga din po. Yan. Kasi kung hindi ka po matiyaga, mahirap po magtinda ng sampagita. Unang-una, hindi naman po ito ang pangunahing kailangan ng mga tao. Ano po, hindi naman po kasi ito pagkain na talagang pangailangan ng tao. Kaya kailangan din po na konting tiyaga po sa pagtitinda. Wala pong mainit, wala pong maulan. Na kailangan po kayo maglakad para po kayo mabilhan. Yan. At saka syempre, maging mabait ka rin po at nang kayo ay magkaroon po ng mga suki po na talaga pong bibili sa inyo na mahirap din po iasa nung lako-lako lamang po yung sa mga makasalubong nyo or sa mga anuman po. Mahirap pong umasa rin po dun kung wala po talaga kayong suki na sigurado po kayong pagdadala ng inyo pong paninda. Lalo po sa panahon ngayon na mainit. Ay kung wala po kayong suki, sigurado pong lanta. Lanta po ang mangyayari sa inyong paninda. Siyempre, kahit po naman sukay natin yan, nakakayari naman po tayo magbibigay po ng paninda na lanta na. Kaya kailangan po, bilisan din po ang kaila sa pagputi ng hali. Ay, lanta po talaga ang aking panindang sampagita at ilang-ilang. Ayan guys, binabahagi ko po sa inyo kung paano po ang pagtitinda po ng sampagita. Minamaliit lang po ito ng iba dahil ganito nga lang po. Maliit nga lang po talaga pagkakitaan. Pero marangal naman po guys. Ayan, nakakapagparal po ako ng anak. Nakakabili din po ako ng bigas, ulam. At paminsan-minsan po ay nakakabili rin po ng gustong bilhin. Ayan, talaga lang po ang tiyagaan guys. Ang pagtitinda ng ganitong paninda na hindi po pangunahin pangailangan ng tao. Ayan, ito guys. So, kanina po may natuhog na po ako. Nailagay ko na po sa styrofoam. Ayan po yung mga natuhog ko. Ayan guys. So, ayan. Alam niyo po ba guys na minsan po makaka-encuentro ko po ng mga tao po na medyo piloso po. Ayan. Kasi naranasan ko yan guys na sa pagtitinda po ay may nadaanan po ako na umpukan po ng mga medyo may edad na po ng mga lalaki. Wala lang po akong ibang dadaanan kung hindi dun sa kanilang inuman. Siyempre, dadaan na po ako. Nag-alok na rin po ako. Sabi ko po, sir, boss, kuya, baka po kayo merong altar sa inyo. Baka po gusto niyong bumili ng sampagita. Sabi ko gano'n. Na malumanay naman po ang imi ko sa kanila. Sagot po sa akin ng isang mama na medyo na baka po lasing-lasing na. Kakainom na. Sagot po sa akin ay, yung bagay kayo makakain. Yung bagay kay maiisaeng, kung yan ikay maiisaeng, yan ikay papakyawin ko, ikay lumampas na. Sabi sa ikay lumampas na, wala ikaw kasaysayan yung itinitinda. Masakit po sa kalooban, di ka po. Kaya lang ay, wala po, kailangan po natin magpasensya. Dahil nga po nang, kung sa kanya po ay walang kwenta, walang kasaysayan, sa akin po ay malaki. Dahil po ito po ay naibuhay ko po sa aking pamilya. Hindi po natin kailangan magpiloso po o sumagot po. Ang naimig ko lang po, sir, pasensya na po kayo. Naghahanap buhay lang po ako. Lumampas na po ako. Yan.
Meron din naman po kayo makaka ano na medyo mabait po na tao. Minsan nga po naranasan ko nga po na diyan po sa bayan ng San Juan, Batangas, eh ako po'y pagod na, nagtinta po kasi ako sa labas, mainit. Eh nakatayong ko lang po ako ganun sa mga palengke ng ano ng palengke ng San Juan, Batangas. Nakaganyan po ako, nakaganyan po 'yung sampagita ko. Ganyan siyempre, nag-aalap po ako sa mga dumadaan po sa palengke. Pag ganyan ko po, may tumigil po sa akin na parang in-check na babae. Sabi ko, ma'am, bali na po kayo ng sampagita. Sabi, magkakano gayan, sabi sa akin. Ang sabi ko po ay 3.20. Tatlong ganito po, sir. Ma'am, ay 20. Yan, ganyan sabi ko. Sabi ay, pagbilhan mo ika ako. Sabi ganun. Sabi ko, magkano po? Sabi ko, magkano po, ma'am? Sabi ko, magkano po, ma'am, sir? Dalawa po magkasama. 50 pesos. 50 pesos daw po. Di, binila ako po ng 50. Bali, 7 po. Kasi 3.20 po, eh. Di, 7 pong, 7 ganito, 7. Pitong ganito po. Nung po ibibigay ko na si pitong sampagitan, sabi ko sa akin, ay huwag mo na akong bigyan ng sampagitan, bigay ko na sa iyo 50 pesos, ikaw'y kumain. Natuwa, din, natuwa po ako. Natuwa po ako. Pero nahabag po ako sa sarili ko. Nawa naman po ako sa sarili ko. Sabi ko, Diyos ko po. Pero nagpapasalamat naman po ako sa kanya. Kaya sabi ko, ay pinagpipilitan ko po bigay yung sampagitan, pero ayaw niya po eh. Basta yun daw po, ako daw po kumain doon sa 50 pesos. Kaya minsan makakatagpo ka naman po ng mabait na tao. Ganun. Ayan guys. Kaya ang tiyaga-tiyaga din nga po ang pagtitinda ng sampagita. Meron din naman po ako na suki na sasabihin sa akin pag magtitinda ako sa bahay nila. Bye-bye. So, okay na po ako doon. Sasabihin sa akin, oh, hala, ipasok mo na yan sa loob. Ikaw na ang magsabit diyan sa mga puon. Isa-isahin mo lang ika. Siyempre, kailangan po natin na pinagkatiwalaan po tayong pumasok sa bahay niya. Kailangan po, wala tayong gawing masama. Ano po, para po tayo madagdagan ng suki, para po tayo ay mag tumagal ang ating suki. Kasi kalimitan po ng mga suki ko, siguro po ay naawa na rin po sa akin. Siyempre, lakad na lakad po ako sa initan. Siyempre, may edad na po ako. Kaya po sila ay napipilitan na rin po siguro ng bumili. Siya nga po pala, salamat nga po pala sa aking anak na nagbigay po sa akin ito. Gift po nito sa akin ng Mother's Day. Pero ito po guys, hindi po ito tunay ha. Pero salamat na po ako sa anak ko. Kahit pa paano po ako'y naalala, nabigyan po nito. Ayan po si pa, Mama Mary po yung ano, pendant po. Ayan. Kwento ko na lang po ito dahil isa po ito sa nagpasaya po sa akin. Sige po. Sa mga nanonood po sa akin, sa manonood po, ako po'y nagpapasalamat sa inyo ng malaking malaki guys. Sana wala huwag po kayong magsawa na manood po ng mga video ko na medyo masaya na medyo malungkot. Yan. Tunay pong buhay. Tunay na nangyayari po sa buhay. Maraming salamat po sa inyo guys. Sa mga bago pa po sa channel ko guys, huwag niyo po sanang kalimutan na pindutin po ang aking notification bell at pakisubscribe na rin po ako. Siyempre po, pakilikes na rin po ako guys. Maraming po salamat sa inyo at magandang gabi po. Sana sa oras pong ito, nasa maayos po ng kalagayan guys. Maraming po salamat. Good night po at bye-bye po sa inyo. Bye po.